Yon, so hapon na mga paps. Dito pa rin tayo sa Bakanting Lote Garage. Kakatapos lang nung conversion natin sa XRM RS125 eh. So, bale, ngayon lang kakarating lang ni Sir. Grab rider si Sir. Sir, all the way from Cavite. Ito, si Sir. Ang araw-araw niya kasing gamit eh. Ang nireklamo ni Sir, ang init lagi ng makina niya. Ayan, Jigsaw 2021. Bale, ito materials natin mga paps. 6 rows with cover, silver. By request ni Sir. Sa Jigsaw 2021 mga Sir, ang swak na swak lang na walang tabas flarings. Hindi na natin kailangan magtabas ng flarings. 6 rows. Kasi, meron siyang panggitna na air vent. Kung magpapalaki pa kasi yung cooler dyan, kailangan natin magtabas. Kaso, pag tinabasan natin yung mga paps, mawawala ng tibay. Yung panggilid na flarings. Kasi dito umaasa ng sasayaw-sayaw to. Pag tinabasan natin yung panggitna. Ayan. So, install tayo. Yon. So, una kong nilogan mga sir, yung oil cup. Tatanggalin natin yan. Kasi may papalit tayong adapter dyan. Dyan natin ilalagay yung oil return adapter. Next naman natin tatanggalin para sa supply size 12. 8mm thread. Yun nasa gilid ng filter yung tornilyo rito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Tanggal na rin natin yan. Mainit pa. So, meron na tayong naka-prepare. Naka-assemble na to kasi may nagtanong sa akin sa online kung ano itsura pag na-assemble. Na-assemble ko lang. Bali, ito na rin gagamitin natin kay sir. So, magtatanong naman, sir, paano yan? Pag mag-change oil na ako, tatanggalin ko pa ba to? Hindi na. Muna kailangan tanggalin to. Ang tatanggalin mo lang ay yung banjo bolt na pang ibabaw. Ito, fix na to para maiwasan natin yung loose thread. Ito lang natin. Tapos, siyempre maliit, medyo maliit yung butas. Gagamit ka ngayon ng imbudo dyan. Ang tatanggalin mo na lang ito. Ito, ganyan magiging forma niya. Ganyan. Kikrimp natin to, hindi na tayo magkaklam. Lagyan muna natin. Diba parang yung turnin nyo lang natanggalin? Ito lang. Paano pala yung parang gano'n? Nababa pa rin ba yung ano nyo? Pagkari natigil? O kaya magpapalit ng langis? Oo, pababa yun. Kung nakapatay yung makina mo. Tapos, sunod natin yung sa supply, 8mm. Dito, hindi tayo magkikrimp. Clam lang yan, mga sir. Kasi pag kinrimp natin yan, tutukod. Tsaka para madaling alisin. Kasi pag kinrimp natin, stress yung thread nito. Laging mainit. Hindi katulad nito. Bakal sa bakal lang. Walang problema dyan. Ito kasi bakal sa alloy. Pag mainit yan, yung alloy kasi, medyo nagbabago ang tension ng thread niyan. Magiging loose thread din po, mga sir. Itong vlog na to eh, para sa mga umihirit, sa mga malalayo na takot magsarili ng gawa. Meron namang ibang nakakagawa ng sila lang, pero meron kasi umihirit na may mga nag-request na gawan muna natin ng tutorial para may guide sila sa pag-install, lalo yung mga hindi sanay sa mga pagkakalikot, tsaka kulang ang tools.
Ito, kakapain mo lang mga sir. Iwasan yung tumuko dyan. May kanal kayong makakapa dyan. Hanggat nagagalaw, higpit lang. Yan. Huwag niyong papatukurin. Kailangan nasa gitnaan lang siya. Tapos ang paghihigpit, hindi kailangan ng sobrang higpit. Kasi ang gamit nating washer, banded washer yan mga sir. Hindi katulad sa Raider. Kung nakikita niyo yung sa Raider, yung nakakabit sa cooler nila, bronze yung sa atin gamit natin, banded washer. Yung goma yung gitna, special washer. Yung sa Raider kasi bronze, purong copper yun. Kailangan mahigpit yun. Pang mga ano kasi yun eh. Yung gamit ng Raider, pang high pressure yun eh. Kahit nagagalaw-galaw pa ng konti, ayos lang yan. Che-check naman natin sa leak test mamaya yan eh. So, dun tayo sa cooler. Itong busina, pwedeng itulak natin yan o kaya ilipat natin ang pagtutornilyuhan. Kumporme kung saan kayo mas magiging komportable. Tapos itong harness, tatanggalin natin yung clip niyan, ililipat natin sa mas mataas. Gagamitan natin ng cable tie para hindi siya magiging magalaw. Dito natin papuesto yung 6 rows natin mga sir. Sa bracket naman ng cooler natin, gagamit tayo ng U-bolts. Ayan. Tsaka ito sa baba, support. Ayan, magiging pwesto niyan. Ayan. Medyo lalagyan lang natin to ng maganda-gandang bend. Kasi masyadong mabuka to. Yun, so nabago na natin yung forma ni unang U-bolts. Ito yung sa upper side. Upper side to mga sir. Papasok natin ito sa chassis. Sa spinal chassis. Spinal part ng chassis. Dito mga sir sa Jigsaw 2021. Bukod sa medyo sumikip siya, meron siyang mga extrang bracket. Ewan ko sa nakabang to kung para saan. Bali may pinagbabawal na technique dito. May sikretong malupit. Dito mo ipapasok yung kabilang dulo ng U-bolt. Yan sa butas na yan. Yung isa may thread. Doon ka papasok sa walang thread. So ayun mga sir, kung makikita nyo, nilagay na natin yung naunang U-bolt. Kung makikita nyo rin, doon sa sinabi ko, sa tinuro ko doon sa ibabaw na butas, doon nakapasok si U-bolt. Medyo maganda-gandang dukutan nga lang gagawin nyo dyan. Pero swabing-swabe yung pag nailagay nyo. So bali mga sir, yung bracket pala sa baba, hindi nga pala sa Jigsaw 2021-2020 model, hindi nga pala U-bolts ginagamit sa baba. Bali ko pag 2020-2021 model, ito nga pala 2 inch by 6.0mm by 1.0, may kasamang dalawang washer. Bali kung order kayo sa akin sa Shopee o sa Lazada o kaya via Messenger, sasabihin nyo anong modelo ng motor nyo. Kasi pag sinabi nyo yung Jigsaw lang, baka mali yung maipadala ko sa inyo. Sasakit ulo nyo. Okay. Yun, so nakabit na natin yung cooler sir. Nakabit na natin yung mga yung cooler niya mga sir ha. Ayan sa ilalim. Nakaipit yan sa bracket ng flarings. Ayan o. Ganyan naging forma niyan. Doon pa sa kabila, sa likod dito sa pagitan ng chassis. Doon ipapasok tong yung 2-inch bolts. Kabilaan. Matibay na yan. Tapos may end cap din. Kung sakaling lumog yung bolts, yung nuts na 10mm, meron kang support. Ayan. Yung busina, itinulak lang natin ng konti. So, yun. Sa host naman tayo, mga sir. Pagdating naman sa host, mga sir, nagkakatalo minsan ang tanong sa akin ng kliyente. Sa haba. Minsan naman, sir, ba't yung sa akin hindi naka-crimp? Sir, ba't yung sa iba, ang ganda ng clam? Siyempre, nagkakataon, mga sir, na
yung pyesa natin available ay nagkakaubos-ubos din. Yung clam dito, yung may cover na yun, ano ko na lang yun eh. Kumbaga, pakonsuelo ko na lang yun. Kung sinong makakaabot, tapatan lang din. Kasi nauubos din pyesa ko mga paps eh. Yung regular na clam na ginagamit natin, ganito, stainless. Noon, kabilaan. Pero ngayon, dito ko na lang ginagamit yan. Ngayon, ikaklam naman natin to. Ito, naka-cream pala. Ito lang naka-clam. Dati naka-clam po to, naka-clam to, pero with cover na clam. Kaso wala na akong ganun piyese. Tapatan lang din kung anong makikita ko doon sa warehouse na binibilang ko. Hindi natin kaya bumili ng bultuan eh. So, ano tayo? Host naman tayo. Kunin muna natin yung haba. Para ma-crimp natin. So, ayun mga sir. Sa online kasi, pag sa mga shipping natin sa probinsya, ang pinapadala kong haba ng hose ay 4 feet. 4 feet po ang haba. Ngayon, ang ginagawa ko dun sa kanila, kasi may iba-iba tayong portion ng ano eh, ng paglalagay, tsaka depende kung paano natin, kung ano-anong mga accessories na nakakabit. Kaya hindi ko po naipapadala ng standard lang ang haba. Kasi katulad nito, all stock, walang masyadong accessories. Pwede ko siyang sukatan ng naka-crimp na. Eh kung magpapadala ako ng naka-crimp na, tapos eh, may accessories ka pala dyan nakaharang, meron ka dyan engine guard, crash guard, eh, syempre marami ng liku-liku yung host nun. Eh paano kung papadala kita ng ganito na saktuhan lang? Pwede kang kapusin. Kaya ang ginagawa ko mga paps, nagpapadala po ako, ang pinapadala ko po ay 4 feet. Tapos yung tigkabila ang dulo lang ang may crimp. 12mm, yung para sa cooler lang. Tapos kayo na pong puputol nun, kaya clam lang ang pinadadala ko. Pero kung makakapunta kayo sa akin ng actual, syempre may kikrimp natin yan, tsaka may ipupwesto natin ang mas maayos. Kaya yung mga shipping clients naman natin, eh, ganun talaga, clam lang, kayo nang puputol para hindi masyadong masukal yung pagkaka-install, hindi masyadong madungis. Hindi pa kalat-kalat yung mga hose. Yung iba naman, ginagawa, kinukonsume yung buong hose. Ginagamit yung buong hose. Yan, pangit naman. Parang may mga sawang nakapulupot. Sobra-sobra yung hose. So, update ko ulit kayo. Kakabit lang namin yung hose. So, yun na mga sir. Nakikabit na natin yung hose. Naipuesto na natin. In exact proportion mga sir. Ayan, hindi makalat, sakto lang. Agrotig din. Bali, pag naglagay ng trellis si sir, maitatago pa yung hose. Tsaka yung support na rin sa cooler. So, start up kami. Tapos, leak test. Tapos, painit ng cooler. Pag walang leak, uminit cooler, pwede na sumibat. Malayo pa uwi ni sir, Cavite pa eh. Sir, mainit na ba? Dito na gano. Leak test lang kami mga paps, mga 5 minutes. Pag walang tagas, pwede na lumarga. So ayos, nakapag-leak test na kami. Paps, ano masabi natin dyan? Okay. Okay, pwede na yun. Ayos, thank you. Update ko na lang po kayo sa mga picture.